Ngayon po ay masasaksihan natin ang rito ng pagpuputong ng koronang kanonikal sa imahe ng mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina. Pakinggan po natin ang nilalaman ng dekreto. Ito po ay ipapahayag ni Reverendo Padre John Paul M. Buenafe, katuwang na kansilyer ng Diocese ng Antipolo. Dicasterium de culto divino et disciplina sacramentorum protol numerus duodevigenti quator antipolensis instante excellentissimo domino Ruperto Cruz Santos episcopo antipolensi literis die septem mensis decembris 2023 datis vigore facultatum peculiarium uic dicasterio assumo pontifice Francisco tributarum per libenter concedimus ut gratiosa imago beate Mariae Virginis de Fatima quae in urbe vir devotus Marikina pii colitur nomine et auctoritate ipsius sumis pontificis pretioso diademate redimiri posit contrariis quibulisbet minime obstantibus ex edibus dicasterii de culto divino et disciplina sacramentorum die virginti quato or mensis Ianuarii 2024, signati Arturos Cardinalem Roche, Prefectus, et Victorius Franciscus Viola, OFM, Archiepiscopus Assecretis. Congregation of the Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Protocol Number 18 of 24. Antipolo, at the request of His Excellency, Most Reverend Ruperto Cruz Santos, Bishop of Antipolo, in a letter dated December 7, 2023, by virtue of the special faculties granted by the Supreme Pontiff Francis to this congregation, we hereby grant that the gracious image of the Blessed Virgin Mary of Fatima, which is devoutly venerated in the city of Marikina, be crowned with a precious diadem in the name and by the authority of the Supreme Pontiff himself. All this is granted, anything to the contrary notwithstanding. Given at the office of the Sacred Congregation of the Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, this 24th of January 2024. Signed, Arthur Cardinal Roche, Prefect, and Victor Francis Viola, OFM, Archbishop, Secretary.
Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng pasasalamat at pagluhog. Kapuri-puri ka, Panginoon Diyos ng langit at lupa, sapagkat sa iyong karunungan, katarungan at awa, ibinagsak mo ang mga makapangyarihan at tinaas ang mga nasa abang kalagayan. Ang iyong kahangahangang karunungan ay nahayag sa salita ng katawang tao at sa kanyang birheng ina. Ang anak ay buong layang nagpakababa hanggang sa kamatayan niya sa krus at ngayon ay nakaluklok sa iyong kanan sa kaninglinga ng iyong kalwalatian bilang hari na mahari at Panginoon na mapanginoon. Ang Birhen naman ay ninais makilala sa taguling abang alipin ay ibinukod para sa maging ina ng manunupos at ina rin ng lahat ng tinupos. Ngayong siya ay pinagbubunyi ng higit sa mga anghel at nakuluklok sa kawalatian na kasama ng kanyang anak na nanalangin para sa aming lahat ang rinilang awa at humingi ng biyaya. Panginoong mawain, tunghayan mo kaming yung mga lingkod na nasa pagpuputong namin ng kolona sa ina ng iyong anak. Maitanghal namin ang iyong anak bilang hari ng San Nidika at makalapit kami sa kanyang ina bilang aming reyna. Pagkalooban mo kami ng biyaya na masundan namin sila sa paglilingkod sa iyo. Nagawin ang hiningi ng pag-ibig pa sa kapakanan ng aming mga kapatid. Natalikuran ang aming sarili at igugol ito upang aming kapwa ay mapasa iyo. Na magpakababa dito sa lupa upang matanghal sa langit kung saan ang putong ng kaganapan ng buhay ay yung gantimpala sa mga tapat mong lingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.